Maligayang pagbabalik mga kasolid, mga Japanese dismayado kay Ohashi at Inoue na bastos ang mga kababayan na laban ni Casimiro at Jonah Sultana ngayong Setyembre na. Para sa ating unang mga balita, ang labang inaabangan ang laban niya ni Inoue kontra Stephen Fulton na ngayong July 25 na. Super Bantamweight Unified Champion na Stephen Fulton kontra The Monster ng Japan na Naoya Inoue. Ang laban niya ay gaganapin sa baluarte nito nga si Inoue sa Tokyo, Japan. Kanina nga lamang mga kasolid ay nagpakita ng gilas itong si Coolboy Stephen Fulton ang WBC at WBO Super Bantamweight Champion. Mapapansin nga natin mga kasolid na ganadong ganado itong kampiyon sa kanyang laban kontra dito kay Naoya Inoue, ang tinaguriang monster ng Japan. Samantala, dismayado naman itong mga Japanese boxing fans sa pinakitang asal nitong si Mr. Ohashi, ang manager nga nitong si Naoya Inoue. Matagal ngang naghintay itong mga fans pati na rin ang mga Japanese media upang makita ang workout nitong si Naoya Inoue, pero pinalabas agad nito nga si Mr. Ohashi si Naoya Inoue. Halos 20 seconds lamang ang kanyang ginawang performance. Tila nabastos nga itong mga kababayan ng tinaguriang Japanese monster. Abangan natin mga kasolid ang bakbakang Naoya Inoue kontra Stephen Coolboy Fulton na sino sa palagay nyo ang mananalo sa laban. Sa kabilang balita naman mga kasolid, sabay nga ang laban na itong ating pangbatong si Jander Casimiro at ang ating kababayang si Jonas One Punch Sultan. Sa wakas, nabigyan na ulit ng laban ang ating pangbatong si Sultan na sa kasalukuyan ay inactive na sa box rec. May kartadang 18 wins, 6 losses. Ang huling laban niya ni Jonas Sultan ay kontra dito kay Paul Butler na kung saan talo nga ang ating pangbatong si Jonas Sultan. Medyo dihado sa laban ang ating pangbatong si Sultan dahil ang kanyang makakalaban ay may height na 5'5 at may reach na 66 inches, samantalang ang ating kababayan na 5'4 lang ang height, 63.5 lang din ang kanyang reach. Ang kalaban ay may kartadang 19 wins, 30 knockouts, may 2 talo at ang 2 talo ay split decision lamang. Magaling talagang pumili ng laban itong si Sean Gibbons. Dihadong dihado ang ating kababayang si Jonah Sultana. Parang gustong ipakain ang buhay sa kanyang kalaban. Pero good luck na lang sa ating pangbatong si Jonas One Punch Sultana. Para naman sa ating huling mga balita, ang laban ng ating pangbatong si Cuadro Alas ay balitang balita ngayong Setyembre din. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin napapangalanan kung sino ba talaga ang kalaban ng ating pangbatong si Cuadro Alas. At marami ring mga Pinoy boxing fans ang nakapapansing wala pa raw formal training ang ating pangbatong si Alas. Kaya good luck na lang sa ating pangbatong si Casimiro kung matutuloy man ang laban. Huwag lang masyadong kumpiyansa kahit pasabihin easy fight lang ang susunod na kalaban. Shoutout muna tayo sa ating mga kasolid. Shoutout nga pala kay kasolid Buddy Jolitz, what's up loves. Shoutout din sa ating kasolid na si DJ Lover Sports TV. Shoutout din kay Macho Boy TV. At shoutout sa ating kasolid na si Ronnie Lisada. Isang mapagpalang araw sa lahat. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Isang like naman dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.